Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. No, kung mapatara dito ay maintit ang lahat dito. Ang isda pag tinanggal puno sa dagat ay mamamatay. Kapag kahit anong ibahin sa akin, kahit gaano, hindi po tatanggapin. Kami po ay humihingi ng tulong. Sa gitna ng pangamba sa pandemya ng COVID-19, humigit kumulang sa 3,000 magsasaka at mangisda sa bayan ng Saryaya ang mapapaalis pa sa kanilang mga tahanan dahil sa itatayong industrial zone ng San Miguel Corporation. Noong Hulyo 2, taong kasalukuyan, na nagsimula ng makatanggap ng formal na notice of eviction o formal na babala para lisanin na ng mga apektadong pamilya sa Barangay Castañas, Barangay Talaan, Barangay San Roque at Barangay Limbon ang kanikanilang mga tahanan. Sa nabanggit na mga lugar, itatayo ang planta ng gilingan ng semento, brewery tank farm, pier at port facilities, base na rin sa liham na pinadala ng presidente ng San Miguel Corporation na si Ginoong Ramon Ang sa Sanggunian Panlalawigan ng Quezon na humihingi ng formal na endorsement ng nasabing proyekto noong Disyembre taong 2018. Kasama rin sa nasabing kahilingan ng SMC ang pagtatayo ng coal-fired power plant sa nasabing lugar. Ayon kay Ginoong Mark Diaz na taga-barangay Castañas, nakatanggap sila ng formal na babala noong 2 ng Hulyo taong kasalukuyan mula sa Araneta Beltran and Ray Law Office na kumakatawan sa Artozem Concrete Industries Incorporated. Laman ng nasabing liham ang pagpapaalis sa kanila at kung hindi nila lilisanin ang kanilang mga tahanan ay papatawan sila ng danyos perwisyo na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso at bayad sa abogado na 100,000 piso. Kaya kaugnay nito, nanawagan si Mark Diaz at iba pang mamamayang apektado. Ay, gusto ko yung dito mga palis. Wala pong paglilinaw sa mga nakatira po sa amin. Naglagay po sila ng relocation site. Pero bawat isa po dito, binabaan po nila ng demand letter. Sa lukuyan po, tinatakot po na pag hindi po umalis, kanila pong kakasuhan. Natatakot po kami sa aming kabahayan at sa aming panghanap buhay. Sana po may mga tao na bukas pa rin ang palad at nawa po'y kami tulungan. Huwag po sanang matulog. Hindi po kami tutol sa ginagawa po ng LGU sa paglalagay po ng CLUP dahil makakatulong po sa hanap buhay ng tao. Pero sana po isa lang alam din ang kapakanan po namin dito sa Aplaya kasi hindi naman po lahat kami qualified na makapagtrabaho doon. Dito po na mabubuhay. Kapag kahit anong bayad sa akin, kahit gaano, hindi po tatanggapin. Dahil kung ako dadalhin sa napakahirap na katayuan na hindi ko mapapayag kung gaano. Unang-una pong piniproteksyonan namin dito ay ang pangalagaan ng pawikan, pangitlugang pawikan. Ngayon po, kung ito ay pagtatayuan ng kampanya ng San Miguel, yung pong pinangangalagaan ng bawat mamamayan na naninirahan dito sa lugar na ito ay maaari pong masira, lalo na po ang karagatan. Ito po ang ikinabubuhay dito, lahat po ay mangingisda, mangingitang, ito po ang aming kayamanan. So ngayon po dumating ang San Miguel, so kami po ay kanilang pinaalis. Siyempre po bilang mamamayan, mahal namin ang aming lugar, hindi po kami pumapayag sa gusto nila sapagkat unang-una po, ang mawawala po ay ang kinabukasan at ang hanap buhay. Ang isda pag tinanggal po sa dagat ay mamamatay. So ano po sa amin? Kung kami ay tatanggalin sa kinukuha na namin ng panghanap buhay, para na rin po kaming pinatay. Napakasariwa po ng hangin dito. Pag po ito'y tinayuan ng malalaking kampane, may sariwa pa po kaya kaming hangin na malalasap? Yung mga susunod po kayang henerasyon sa amin, ito po kayo kanilang aabutin pa ang ganitong kagandahan na karagatan. Humihingi po kami ng tulong, lalo po sa ating Pangulo, na sinasabi niya pong ibibigay sa mga kagaya namin pong mahihirap, ang baybayin kung saan kami nakatira ay sana po ay maging totoo upang maging panatag kaming naninirahan ditong lahat. Sinubukan namang kuna ng pahayag kahit sa telepono si Saryaya Mayor Marcelo Gayeta. May kaugnayan sa naturang usapin upang mabatid naman ang panig ng lokal na pamahalaan ng Saryaya. Ngunit hindi pa lamang nagkakaroon ng pagkakataon na makontak ito. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran.
Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.